Magandang araw sa ating lahat mga ka-trackers, no? Sa mga kapwa ko trackers. Ngayon ay umaga na dito. So, ngayon ay magbibigin ako. So, titingnan ko kung meron na akong 4 hours and any half driving. Titingnan natin para may guide natin yung mga kapwa trackers natin na baguhan. So, sana'y makatulong itong video na ito. So, gawin ko itong video mula ngayong umaga, paano magbigin hanggang mamayang gabi sa pag-in. Mula sa pag-begin ko notice, mamaya pag nag-rest ako, paano gamitin. So, naway makatulong ito para ito sa mga baguhan, para magkaroon sila ng idea. So, tingnan natin kung may driving na ako. So ito dito, ito yung odometer mga ka-trackers pala, no? So ito yung odometer, so ito yung oras ngayon. Alas 5:53 ng umaga. So ito yung na-risk ko na, 10 hours and 45 minutes. Ito yung driving ko sa 2 linggo. Sana ba yung oras ko? So wala pa akong driving. 0-0 pa yung driving ko. So, antayin ko matapos itong 15 minutes na rest para itong 4.5 hours iaangat niya para magkaroon ako ng 4.5 hours driving. So, maaga pala yung pagkagising ko ngayon. Napaga. Kasi yung alarm clock ko hindi pa tumunog. So, nauna ako gawa ng hindi na ako makatulog. So, antayin ko na lang yung 14 minutes, mga ka-trackers, pagkatapos niyan, itong 4.5 angat yan. Tapos, magbibigin ako. So, antayin natin matapos, mga ka-trackers. Continue natin mamaya. So, ngayon, tingnan natin uli. Wala pa. 4 minutes na lang. So, sa 2 linggo ko, 72 hours driving time na yung nagamit ko. So, maximum natin 90 lang. So, 4 minutes na lang para aangat na to. Ibibigay niya na sa akin yung 4.5 hours driving. So, sa isang araw, meron tayong 24 oras. Yan yung sa isang araw. Mag-countdown yan kapag magsimula ka na. Tapos, ito yung natitira kong oras naman sa 24. 13 hours and 4 minutes. So, ito yung natitira ko sa isang linggo na 144 hours. So ito na lang yung natitira ko sa isang linggo ko na 144 hours. Isang linggo meron tayong 144 hours. So yan na lang yung natitira ko din. Ito na lang yung natitira kong driving time sa linggo na to. Sa yan ay sa 2 linggo na yan, 17 hours and 29 minutes. So yan na lang yung natitira kong driving. So, gagamit ako ngayon ng 7 na lang matira niyan. Tapos, mag-race ka na noon. So, antayin na lang natin mga ka-trackers. No? Continue natin umiya. 3 minutes na lang. 3 minutes na lang. So, 1 minutes na lang mga ka-trackers, no? 1 minutes na lang. Bantayan natin. Aangat yan. Pagka natapos yung 1 dyan, ang ibibigay niya na naman dyan ay, kung di ako nagkakamali, 11 hours na naman yan dyan.
sa baba kasi wala na akong 9 hours eh. So yan, umangat na siya. Binigyan niya na ako ng driving na 4 and a half hours. So tapos dito ngayon, magiging 11 yan. Ah, 13 pala, shift, sorry, sorry. 13 shift pala kasi wala na akong kwan. Wala na akong 15. So, binigyan niya na akong 13 hour shift. Pero kapag ka meron pa akong 15, laging ibibigay niya dyan una, laging 15. Sa isang linggo, meron tayong 13 hours. Ah, sa isang linggo, meron tayong 13 hours 3 times a week. At saka 15 hours 3 times a week din. Tatlo-tatlo yan sila. Pero pwede mong gamitin sa isang linggo. Kung hindi kaya naman hindi mo magamit yung 15 sa isang linggo, walang problema mag 3C ka isang linggo. Pero maximum 15 hours 3 times a week lang yung 15. Sa 13, pwede ka gumamit ng kahit lumampas sa 3 sa isang linggo. Kahit maging 6 pa yan sa isang linggo. So nag-countdown na naman yung ano ko, yung shift ko. Pero hindi pa ako nagbegin yan. So ngayon, lampasan ko lang ng ilang minuto mga katrackers, na sobrang ko lang ng mga 5 minutes yung rest ko para sure ball. So 11 hours and 1 minutes na yung rest ko. So pwede na ako mag-begin gawa ng binigyan niya na ako ng 4 and a half hours. So lampasan ko lang ng mga 5 minutes. So okay na yung isang minuto na lumampas, 11 hours and 4 minutes. So okay na yan. So magbegin ako mga katrackers, no? Ang gagawin mo lang, okay. Tapos arrow down. Kung gusto mo mag-print out, dyan lang po. I-okay mo lang yan. Pakita ko na rin sa inyo para kung gusto nyo mag-print out. So ganito lang mag-print out mga katrackers, no? 24 hours na, sa 24 hours ang gusto mong i-print out. 24 hours na oras. Sa loob ng 24 hours. Sorry. Ang gulo ko ah. So pitsa. 3C ba ngayon? O ngayon. So wala pa ako nagagawa. So yung kahapon ang print out natin. Yung 12. Yun lang, kung gusto nyo 3C, arrow down lang, arrow down, arrow up nyo lang. So, yung kahapon ang gagawin ko. Ayan. So, i-print out mo lang. Yes, UTC time. Okay mo lang. So, ayan na, mag-print out lang mga trackers, no? Hindi ko kailangan mag-print out, pero nag-testing lang ako para makita nyo. So, ganyan lang mga trackers, no? Ayan mga trackers, ganito lang pag nag-print out. Yan yung, ito yung mga ginawa ko kahapon. So ito yun, dami ko kasi medyo matrapik kahapon eh. Takbo usad. So yan yun, yung ginawa ko kahapon. So ito na yung pinrint out niya. Ganito lang magprint out mga katrackers kapag ka meron po kayong violation or sinabi ng police sa inyo na kanyang mag-print out. So magbigay na ako mga katrackers. Punta lang ako, arrow down. Ganun lang ano, ganyan lang no, okay. Tapos arrow down, 1, 2, oh dalawa lang, entry driver 1, 1 tayo lagi. Okay, so begin, ganyan lang mag-begin, okay. Tapos abbreviation ng Austria, nandito ako ngayon sa Austria, so okay. So entry store na mga katrackers, no? So ibig sabihin nakabegin na ako noon. So pagdating dyan mga katrackers, nakarest pa yan, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng other works. So ilalagay ko other works, pindutin lang tong taco 1. Yan. Nagagamit lang tong taco 1, taco 2 kapag ka gusto mo maglipat lang na symbol. Yan lang ang purpose niyan. Pero kapag ka mga kwan, nandito lang, okay, this arrow down. This ito, back naman to eh. Back, arrow up, arrow down, okay. So ganyan lang mga katrackers, no? So nag other works na ako. So mag countdown na yan dyan. So ito na yung ibig sabihin nito mga katrackers, nag-other works ka, ito yung time na mag-check ka sa track mo. So mga 5 minutes lang. Ikutin mo yung track mo, tingnan mo. So yan yung other works. So kapag ka tumakbo ka na, automatic niyan i-erkada mo na lang yung track mo mga katrackers, no. So continue natin mamaya mga katrackers. So ako ay bumaba din. So ito na yung time niyo na mag-check kung flat ba, gumagana balat ng ilaw nyo. So ito yung time niyo mga katrackers, yung other works na yan. So ayos naman, gana yung hazard ko sa signal light niyan, sigurado ako nagana din yan. So ito yung mga simbo na sign ng mga dala ko ngayon. So ito 6.8, 17.5 toxic.
Yan yung mga category sign niya. Corrosive yung nakalagay. Ah! Toxic pala tsaka corrosive to. So ito na yung time yung mga katrakas na mag-check kung flat ba. Dahil kung flat, eh huwag yun ang iusar dahil nakakadisturbo kayo sa highway. So yan yung dala ko mga katrakas, no? So nandito tayo sa parking ng Austria, paglampas ng border ng Germany sa Alpa 12. So kapag ka ganito ang style ng dala nyo na tanki mga katrakers, UI number dun sa likod, UI number ibig sabihin ito, tapos dito din sa harap. Pero kapag ka road tanks ang dala nyo mga katrakers, wala to, wala dyan, ito lang ilalabas nyo kapag ka road tanks ang dala nyo. Tapos ganun din sa likod ng trailer. So akit na tayo, gawa ng umuulan. So ta ngayon ay naka 4 minutes na akong other works. So walang problema yan, pwede na rin akong barangkada niyan. So gawin natin 5. So naka 5 minuto na ako mga katrakers. So arangkada na ako mga katrakers, no? So medyo umuulan. So ganyan lang mga katrakers, no? So tingnan natin pag arangkada natin mga katrakers. Share ko lang sa inyo. Tapos huwag nating kalimutan na nakailaw tayo mga katrakas, no? Dahil laging nakailaw po ang mga sasakyan dito sa Europe mga katrakas. Tapos huwag nating kalimutan na naka-onyan yung ano natin, DKB box sa road tax. Ibig sabihin nagbabayad ka. So ayan na mga katrakas, no? So 4.5 hours yung binigay niya sa akin driving. Ito mamaya 11 yung hinihingi niyang rest. Wala na akong 9. So magiging 15 minutes yan mamaya mga katrakas. Tingnan natin mamaya. So lalabas na tayo ng highway mga katrakas. So dito yun mga katrakas, no? So ayan mga katrakas, no? So ayan eh, 45 minutes break meron sa 4.5 hours kasi kailangan pwede ka rin mag-rest ng 45 minutes. Meron kang rest. Pwede mo hatiin yan sa dalawang beses. Minimum 15 minutes. So pakita ko sa inyo mamaya mga katrackers, no, kung paano gamitin yung rest na 15 minutes. So na-drive na ako ngayon. So kapag ka hindi nyo alam kilometers yung kuan mga katrakers, pupuntahan nyo, pwede lagi nyo gamitin yung 15 minutes na break para na-traffic kayo. 30 minutes na lang yung naiiwan. So saglit lang kayo, pwede kayo dyan sa gilid ng krasada. So continue natin mamaya mga katrakers, no? May parking 2 kilometers. So gagamitin ko yung parking na yan mga katrakers, no? Puntahan ko yan para gamitin ko yung 15 minutes na race mga katrakers. Gusto ko lang ipakita sa inyo paano gamitin. So continue natin mamaya pag nasa parking na mga katrakers. So 1 kilometer na lang yung parking mga katrakers, no? 100 meters na lang. So gamitin ko yung parking na yan para kunin ko yung 15 minutes na race. Gusto ko lang ipakita sa mga baguhan na magkaroon sila ng idea paano gamitin yung 15 minutes minimum na race na unang race mo. Tapos ang matitira nun 30 minutes na lang. So gamitin ko dito mga katrakers, no? Ayan na, parking muna tayo. So ang ganda ng tanawin dito. So gamitin natin dahil may meron pa akong 45 minutes. So mamaya pag nagamit ko na yung 45 minutes, 30 na lang ang maiiwan. Kailangan hindi nyo i-interrupt mga katrakers, no? Advice ko rin sa inyo mga katrakers, huwag nyo rin sayangin yung 15 minutes nyo. Kailangan meron kayong gagawin. So ang gagawin ko ngayon, dahil nakalimutan ko magsaing habang tatakbo, magsaing na ako. Parking lang ako saglit dito, 15 minutes. Travels na. So, hinto muna tayo dito mga katrackers. Gamitin ko lang 15 minutes. So, mamaya 45 yun.
So gamitin ko muna. Continue na lang natin mamaya mga trackers para hindi mahaba yung video natin. So naka 70 minutes na ako, so arangkada na ako. At habang aarangkada ako, ako ay mag saing. So nagsaing na rin ako. Habang tumatakbo, maluluto yan. So arangkada na tayo mga trackers, no? Yan yung kagandahan sa may rice cooker mga trackers. Gawa ng kapag ikaw ay gusto magsaing, gamitin mo lang yung 15 minutes mo or pumarada ka lang ng saglit. Tapos maluluto na yan habang tumatakbo ka. Ganyan lang mga katrackers, no? So ngayon, ang ibibigay sa akin natitirang rice na lang 30 minutes. So lamang na tayo dun mga katrackers, no? Halimbawa traffic dyan sa pupuntahan natin kagaya ngayon. So hindi ko alam yung pupuntahan natin kung matraffic yan o hindi. So minabuti ko rin kaninang kunin yung 15 minutes. Kasi first time kong bumiyahe dito ngayon dito sa daan na to. Although lagi ako dito dati sa Austria, pero mas mabuti yung kunin lagi yung 15 minutes race kapag hindi mo alam yung lugar na pupuntahan mo. So ang bibigay niya na lang sa akin ngayon ay 30 minutes na lang. Tagal naman magbigay. Hindi pa nagbago eh. So ganda ng paligid dito sa Austria. So ayan, 30 minutes na lang yung binigay niyang race sa baba. So mamaya, pero yung driving ko 4 and 9 hours pa. So ginamit ko lang yun para may pakita sa inyo sa mga baguhang papunta ng Europe, lalo-lalo na sa mga papunta yung Surotransa. So magagamit nyo yun mga katrakas, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, doon naman sa mga may alam na, so pwede rin kayo gumawa ng mas magandang paliwanag paano gamitin. So sana'y makatulong ito sa inyo mga katrakas, no? So continue natin mamaya mga katrakas. Welcome to paradise. GPS signal lost. GPS signal recovered. So, paparking na ako dito mga katrackers, no? Gawa ng ang driving ko ay ano na lang mga katrackers, 34 minutes. So, kailangan kong mag-rest ng 30 minutes dahil nakuha ko na kanina 15 minutes para mabigyan ako ulit ng driving na 4 and a half hours. So, no entry truck dito. So, dito tayo. Problema puno. So 30 minutes lang naman ako. Hindi na siguro ako dito. So nakaparking na ako dito mga katrakers, no? So tapusin ko lang itong 30 minutes para bibigyan ako ulit ng 4 and a half hours mga katrakers, no? Ayan. Yan, para tapusin ko lang itong 29 na 33 na lang kasi natira kong driving. So pag natapos yan, countdown, ibibigay na naman to niya yung second shift ko na driving 4 and a half. So meron na lang akong 6 hours driving sa ngayong araw na to. Yan mga katrackers. Natitira 1 minutes na lang, no? Mga katrackers, no? So yung 33 ko na natitira driving, nakapag-drive na ako ng 3 hours and 57 minutes mga katrackers, no? So dito rin yan makikita yung na-drive mo sa kuan din, sa dashboard din. Pwede, meron din yan dito sa dashboard. Nakalagay. Yan, oh. 3 hours and 57 minutes. 289 kilometers lang tinakbo ko sa 3 hours 57 gawa ng sobrang traffic kanina sa border ng Italy. So antayin natin yan mga katrakers, no? So nandito tayo, ang ganda ng bundok, oh.
paligiran ng bundok mga trackers. Ganda. So mga driver din yan sila mga katrackers, no? So ayan na, binigay niya ni Taco yung 4.5 hours ko mga katrackers, no? So ito yung natitira ko sa 11 hours gawa na nakapag-rest ako ng 30 minutes, di ba? So ang hiningi niya sa akin gawa ng wala na akong 9 hours, 11 hours na yung hiningi sa akin ng Taco. Kung magre-race na ako, daily race, so kailangan tapusin ko itong 10 hours and 30 minutes. Kung matutulog na ako dito, so hindi pa naman ako matutulog, mayroon pa akong driving na natitira, hindi pa ako tapos yung driving ko. So tatakbo ako mga trackers, no? So palampasin ko lang ng isang minuto yung run na race ko mga trackers. Kasi 30 minutes para sure ball na walang interrupt. Yan, so 31 na mga katrackers, no? So arangkada na ako mga katrackers. Meron pa ako natitira 203 kilometers going to Milan, Italy. So continue ko na lang ulit mamaya mga katrackers, no? Kung anong namang maisipang i-video. So hanggang dito na lang ulit mga katrackers. So gusto ko sanang mag-rest pa uli, pero malanganin ako gawa ng alauna na ang oras ngayon. Alas 11, alauna yung unloading ko. So idediretso ko na yung natitira kong oras na 4 hours and 4 minutes. Kasi 172 kilometers na lang yung tatakbuhin ko papunta sa unloading place ko. Tsaka alas 11 na. Tapos alauna yung schedule ng unloading ko. So idediretso ko na. So kung mahaba-haba lang sana yung ano ko, tatakbuhin ko pa. So pwede ako mag-rest ng 15 minutes. Pero pwede pa rin mag-rest ako ng 15 minutes lang para for sure na halimbawa ma-traffic ako, at least 30 minutes na lang yung natitirang race ko. Kagaya nun, may sign na traffic daw sa unahan. So mas maganda para sa akin, gagamitin ko yung 15 minutes na rest para sa akin. So mamaya gagamitin ko dun mamaya pagka may nakita ko ng parking, kukuhanin ko lang yung 15 minutes na rest para 30 minutes na lang matira. So iko-continue ko na, tapos idediretso ko na yan sa unloading place ko na 171 kilometers na natitira. So sana ay makatulong sa inyo mga katrackers, no? So iko-continue ko mamaya. So hanggang dito na lang mga katrackers, no? Kasi kaya ko nang idiretso yung oras ko doon sa unloading place ko. So idiretso ko na mga katrackers. Sana'y makatulong ito sa inyo ang video na to mga katrackers, no? At maraming salamat sa iyong suporta mga katrackers sa inyong panonood ng aking mga video. At kita-kita tayo dito mga katrackers, no? Sa mga paalis papuntang Europe. Once again, maraming salamat uli. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Salamat!